Art2art, Elizalde. Look at the bus, it's time to mend. A corporate. Same. So, ang sinasabi ko na lang. Isang mapayapang hapon, Pilipinas. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at lahat ng nanonood sa RHTV, lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Kabilang sa mga paboritong libangan ng mga Pilipino ang manood ng sine, mag-abang ng teleserye, at magbasa ng nobela sa pocketbook o comics. Sa lahat ng nabanggit nating iyan, may isang pangalan na masasabing nakakaangat sa iba. Dala na rin ng halos 4 na dekadang tagumpay sa halos lahat ng anyo ng panulat, mula sa pagsusulat sa comics, pocketbooks, magazine, radio, telebisyon at pelikula. Kuhang-kuha niya ang pulso ng mga Pinoy, lalong-lalo na pagdating sa drama at romansa. At sa hapong ito, aalamin natin kung ano ang sikreto ng kanyang tagumpay. Samahan ninyo kami sa kalahating oras ng masayang kwentuhan kasama ang premiadong novelist at screenwriter na si Miss Gilda Olvidado. Isinilang sa Cebu City noong ikasyam ng Agosto 1957. Si Gilda Olvidado ay isang sikat at respetadong manunulat ng nobela sa wikang Pilipino. Ang kanyang mga akda ay mababasa sa iba't ibang anyong pampanitikan tulad ng comics, magazine at pocketbooks. Marami dito ay naisali na rin sa pelikula at telebisyon. Bago siya pumasok sa larangan ng pagsusulat, nag-aral si Gilda ng BS Chemistry sa Adamson University at pagkatapos ay lumipat ng AB Journalism sa Manuel Quezon University. Habang nag-aaral pa, sa murang edad na 17, nagsimula siyang magsulat bilang comics novelist. Di naglaon, binigyan siya ng sarili niyang serye, ang Charlie's Angels, na sinundan ng drama serial na Kapag Puso Ang Nasasakdal. Mula noon, sunod-sunod na ang naging matagumpay na serye sa comics ni Gilda at karamihan dito ay naging box office hit movies din, tulad ng Sinasamba Kita, Mahawi Man Ang Ulap, Dapat Ka Bang Mahalin, Ina, Kasusuklaman Ba Kita, Saan Nagtatago Ang Pag-ibig, Babangon Ako't Dudurugin Kita, at marami pang iba. Ilan dito ay naging mga teleserye din kung saan siya ang naging story consultant. Bukod sa pagsusulat ng nobela at screenplay, isang brainstormer din si Gilda para sa mga teleserye ng GMA 7, kung saan naging bahagi siya ng creative team para sa Sugo, Innamorata, Villa Quintana at Kambal Sirena. Sa loob ng 4 na dekada, nakapagsulat na rin si Gilda na mahigit na 400 romance books sa ilalim ng iba't ibang local publications. Kabilang sa mga gantimpalang natanggap niya ay ang best story para sa pelikulang Saan Nagtatago Ang Pag-ibig noong 36th FAMAS Award sa taong 1987. Naging nominado din siya sa FAMAS sa parehong kategorya para sa pelikulang Sinasamba Kita noong 1982, Kung Mahawi Man Ang Ulap noong 1984 at Huwag Mong Itanong Kung Bakit noong 1988. Ikinararangal ng Art2art na makasama ang premyado at best-selling Filipino novelist na si Miss Gilda Olvidado. Magandang hapon, Miss Gilda, and welcome to Art2art. Oh, magandang hapon, Lisa, at saka nakakatuwa na nandito ako sa Art2art. Magbalik tanaw po muna tayo kasi ang nasabi kanina sa inyong bio data na isinilang kayo sa Cebu, pero lumaki kayo sa Lanao del Norte. Mm-hmm. So paano ito nakaapekto sa inyong pagiging isang manunulat? Well, may pagkabisaya pa rin ako. Nakakatulong sa akin na may asawa akong magaling na editor. So nakakatulong siya na kasi may mga Tagalog ako na medyo bali-bali ko pa. Pero pag writer ka kasi, it's an art talaga na na talagang universal. Na kahit saan ka lumaki, kahit na ang alam mo ay Visayan dialect.
At saka inuwi naman ng Tagalog kasi nakakarating sa amin. Mm-hmm. Nung panahon ko, may sine na noon. Mm-hmm. So, madali mong matutunan. Mm-hmm. Totoo naman talaga na Tagalog nga kasi ang ating pambansang salita. Mm-hmm. So, madali kahit na nandun ka sa probinsya, nakakatulong yan. So, nung dumating ako dito, mm-hmm. at talagang mahal kong pagsusulat, mm-hmm. wala naman akong gaanong problema na ang dialect na alam ko ay hindi Tagalog. Mm-hmm. So, kailan po kayo dumating sa Manila? Dito ako nag-college. Nag-first year college ako. Nagkumuha ako ng BS Chemistry na hindi ko talaga gusto kasi bobo ako sa math, bobo ako sa numbers. Kaya nag-shift ako sa, nag-asawa muna ako bago ako nag-shift sa AB Journalism sa MLQU. Okay. Oo, nag-asawa ako, hindi muna kami nag-anak. Pero 17 years old kayo nung una kayong sumabak bilang comics writer. Yes, 17 years old, ang bata naman. Very. Bata. Uh-huh. Kailan kasi pagka, yung lumaki ako na, yun nga, utusan kang bumili ng asin sa palengke. Mm-hmm. Tapos pupunta kami doon kasi may for rent ng mga comics. Magbabasa muna ako 1 hour bago ako uwi sa mama ko at ibigay ko yung asin. Mga ganon. So talagang andun yung hilig, andun yung pagmamahal sa storytelling. Naalala pa ba ninyo yung unang-una ninyong story? Oo, yung kapag ang una kong nobela, yun ang naaalala ko. Ah, yung unang nobela. Yung unang puso, comics. Ang unang short story kasi sa comics. Bago ka bibigyan ng nobela, so short story ka muna. Mm-hmm. Hindi ko na siya kasi parang yung sabay, yung bang marami kang isubmit, nagkataon na ang nakuha sa akin, parang sabay-sabay na nakuha. So parang hindi ko na nag-importante sa akin. Na ang pinaka-importante sa akin yung mga una kong nobela na yung Kapag Puso Ang Nagsakdal sa Atlas Publications yun. Mm-hmm. So yun, sunod-sunod na yun, Sinasamba Kita, nabili ng Viva Films, and then na pelikula. Ang totoo niyan, hindi ako ang sumulat niyan sa screen. Parang nagkakaroon lang kami syempre ng yung screenwriter, parang mayroon lang kaming close na understanding na hindi ilalayo yung screen version sa nobela ko. So mayroon kaming close contact na ganitong mangyayari, maganyan mangyayari. Ngayon lang talaga ako nagsulat ng parang sa screen, but sa TV. Teleserye. I see. Pero bago yung nobela, nauna muna yung pagiging comics writer ninyo. So paano kayo napasok sa comics? Tumawag ako kay Carlo J. Caparas kasi editor siya noon. Gusto ko yung mga nobela niya, tsaka gusto ko talaga mga nobela sa comics. So sabi ko, paano ba magsulat? Sabi, pumunta ka dito, bibigyan kita ng sample script, ganon. But then, medyo busy na noon si Carlo J. Kasi marami na siyang nabili na pelikula, tsaka ang mata niya nakafocus na yata sa pagdidirect. So, mayroong mga editor doon na mas helpful na kasi talagang tutok sila sa pag-i-edit. Isa doon si Rick Poblete. Yung parang nakikita niya na kahit na hindi ako masyado sa dialogues kasi nga hindi ako Tagalog masyado, pero nakikita niya na I'm very good with plots, yung plotting, ganun. So, tinuruan niya ako. Siguro yung structuring, doon ko natutunan sa mga editors. Kapatid ng asawa ko, editor din siya, is a very good editor-in-chief. So, natutunan ko doon mga pag-structure na ng kwento, conceptualization. Yung asawa ko din, nagkakilala kami. So, all about writing sa comics. Because that time, comics was great. Talagang yun, ang talagang mahal ng masa. So, doon ako natuto hanggang sa hanggang sa yung comics mismo, napagod, nawala. So, naging pocket books. So, nagsulat na rin ako ng pocket books. And then, hanggang ngayon, so,
sa TV na ako, nagtiteleserye na ako. Mm, okay. So, sino po ang matuturing ninyong mga mentors nung nag-uumpisa pa lang po? Siguro mga editors, may ang aking asawa. Siyempre, walang bayad yan eh. Na nandito ngayon sa studio. Walang bayad, tuturuan. Tapos, mapapagalitan ko pa pag hindi ko matanggap yung kanyang mga comments. Ganon. And siguro yung, ang older brother niya, no? Also a very good storyteller, Ramon Marcelino. Tapos, yung mga editor, naging editor ko noon, si Vic Poblete, si Rick Poblete. And, siguro in a way, yung older writer sila sa akin, na sikat din, si Nerissa Cabral. Kasi naging kaibigan ko rin. So, nagiging mentor sila in the sense na pagka binabasa ko yung kanilang mga nobela, in a way, parang natututo ka din. Ganun naman sa umpisa eh, parang wala kang sariling style. Doon ka muna sa mga hinahangaan mo. And then, parang nagkakaroon ka rin ng sarili mo, eventually. Payo nga ng halos lahat ng mga writers na naging guest namin dito sa Art2Art. Kung gusto nilang maging writer, magbasa muna ng magbasa. para matuto. You have to be a reader first bago ka makapagsulat. Parang ganon. At saka good listener, good ears. Ganon. At saka yung absorption ng lahat na nangyayari sa paligid mo, importante din yun. Kasi hugot-hugot lang naman yan eh. At saka dapat curious ka talaga. Curious, sa very lahat curious. Lahat ng nangyayari sa iba. Environment, no? At saka sa mga kaibigan mo. Ganon. Kasi importante, kasi ang writing kasi is though fiction, kailangan familiar din sa totoong buhay. Hindi naman tayo pwede magsulat ng hindi nangyayari sa totoong buhay. Kasi yung mga viewers mismo or readers, sabihin, hindi naman totoo yan eh. Hindi naman so, ganun. Meron ba kayong mga stories na based sa sarili ninyong experience sa buhay? Parang hugot dito, hugot konti, hugot malaki, parang ganon. Like, dahil ang childhood ko, medyo madrama dahil yung hiwalay yung daddy ko, ganon, at saka ang mama ko, parang ganon. So, when it comes sa drama ng buhay sa domestic, madali kong maintindihan because that was my life. Ngayon, yung mga love stories, syempre, natin yan eh, very, very normal sa atin yung love stories. So, madali din mga friends mo na kwento ng puso nila. So, ang writing talaga is, pero naniniwala kasi ako na you can easily do this pagka talagang you have the, parang may gift ka na, ganon. Though, napapag-aralan din naman ng pagsusulat. Kaya lang, napapansin ko lang, yung mga gustong sumulat at nag-aral, iba ang dating ng talagang may gift ka na. Parang andoon mo eh. Parang sasabihin pa lang sa'yo, ganitong concept ko. Parang, alam ko na yan. Parang ganun. It helps pag interest mo din talaga yun. Yes. At saka, may gift ka rin talaga. You just develop it. But I think every writer has parang a secret ingredient also. Dahil, napakarami po ninyong naging monster hits. Yung Sinasamba Kita, Dapat Ka Bang Mahalin, Babangon Ako't Dudurugin Kita, to name a few. Ano yung secret ingredients na dapat ihalo or may formula na dapat ihalo sa isang drama series para maging isang hit, lalong-lalo na sa panlasang Pinoy? Karamihan naman dito kasi sa mga naging nobela ko. In fact, comics is a very mainstream medium yan eh. So, it's just a matter of parabang balance eh, pagsamasamahin mo. So nandoon yung very realistic na factor. Pero nandoon din dapat yung hindi na kasi natin mawala yung gusto ng masa yung iiyak sila, gusto ng masa yung matutuwa sila kasi nagkatuluyan, gusto ng masa yung kahit kasi mahirap na mahirap, nagtagumpay kasi nagsikap, mga ganun. So these are things na I masasabi ko na given na yan eh. Alam mo yan. Pagka ikaw ay nagtagal dyan sa business na yan at kumita ka ng gusto. Kasi alam mo yan. Alam mo kung anong gusto nila. Kaya lang, kailangan bigyan mo yon ng mga bagay na hindi lang dahil gusto nila, kundi dahil din kailangan mong ibigay to make them grow. So parang, kaya yun sinasabi ko, ibabalansin mo lang. So you give what they want, but you also have to give
kung ano yun naman dapat matutunan nila. Para mm-hmm. kasi, ano mo yun eh, as an artist, mm-hmm. ano mo yun eh, it's your duty. Mm-hmm. Hindi naman pwedeng kikita ka lang. Mm-hmm. Kasi para bang ginagawa, prostitution na yun, diba? Mm-hmm. So, kailangan magbigay ka. Ang challenge sa'yo is, bigay mong gusto nila, pero paano nila matanggap yung inaisip mo na gusto mo kasi matututo sila. Yeah. At yun mm-hmm. ang pinakamahirap. Pinakamahirap. na kailangan gawin ng isang writer. Mm-hmm. Okay, marami pa po tayong pag-uusapan kasama ang respetadong novelist and screenwriter na si Miss Gilda Olvidado. Dito pa rin sa Art2Art. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art2Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art2Art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa teatro, bilang pambungad ng kanilang 28th taon, inihahandog ng tanghalang Pilipino ang rap musical na Kleptomaniacs. Magkakaroon ng palabas mula July 11 hanggang July 27 sa tanghalang Aurelio Tolentino ng Cultural Center of the Philippines, Rojas Boulevard, Pasay City. Sa panulat ni Layeta Bukoy at direksyon ni Tox Rotacio, ang Kleptomaniacs ay tungkol sa kasalukuyang hamon sa pagsugpo ng korupsyon. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa Ticket World 8919999 o sa CCP Box Office 8323704. Bilang pagdiriwang ng 55th anibersaryo ng University of the Philippines Department of Speech, Communication and Theater Arts, inihahandog ng Dulaang UP ang pagbabalik entablado ng Ang Nawalang Kapatid. Ito'y itatanghal mula July 4 hanggang July 6 at July 11 hanggang 13, Biyernes hanggang Linggo sa Wilfrido Maria Guerrero Theater, 2nd floor, Palma Hall University of the Philippines, Diliman, Quezon City. Batay sa epikong tula na mahabharata ang nawawalang kapatid. Ang makakalap na pondo ay mapupunta sa pagsasaayos ng Wilfrido Maria Guerrero Theater at ng Teatro Hermogenes Ilagan, tahanan ng mga dula ng DUP. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 926-1349 o mag-email sa dulaangupmarketing@gmail.com. Sa sining biswal, kasalukuyang itinatanghal ni Camille Ver ang kanyang exhibit na pinamagatang Transition sa Galeria Nicolas, Glorieta 4, Ayala Center, Makati City. Tampok ang kanyang mga abstracted urban landscapes. Makikita ang exhibit hanggang July 8. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 625-0273 o mag-email sa info@galerianicolas.com. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Macuha. Art2Art. Kasama pa rin natin ang premiadong manunulat na si Miss Gilda Olvidado. Kapag nakakakita tayo ng listahan ng mga immortal movie lines sa pelikulang Pilipino, tiyak na may kasamang galing sa inyong pagsusulat. How do you come about with such memorable lines na talagang tatatak sa alaala ng mga manonood, like ginto na ang nasa harap mo, basura pang pinili mo from sinasamba kita? I have to be honest na ito gawa ng ni Dandy na dress na yung aking screenwriter. Mm-hmm. Pero dahil pag nag-uusap kami at pag nakikilala nga niya yung kwento, mm-hmm. so nakaka-come up siya ng very memorable lines. Mm. Ngayon yung sa in my one novel na yung saan ang tatagong pag-ibig. Mm-hmm. O mayroon doong daang ang very memorable naman doon na dialogue ni Velma Santos. Si Val na lang palagi. Si Val. Parang mm-hmm. sinisisi yung kapatid niya na sinto-sinto. Mm-hmm. I remember that I did that in comics. So mm-hmm. parang na-pick up nila yon. Mm-hmm. It's also really talaga maganda talaga pag magaling din yung screenwriter. Mm-hmm. At mapipick up niya yung puso ng kwento eh. Mm-hmm. So, mm-hmm. yan makaka-come up sila ng talagang magagandang lines. Mm-hmm. Pero sa comics,
para mahalin ka ng mga viewers mo, eh hindi lang isang lines ang ika-come up mo. Dapat bawat labas, ang mga memorable din talaga yung lines mo, yung mga dialogues. Kasi sa comics kasi, since the visual, pero hindi naman kumikilos. So the dialogues will do the magic. Yes. So kailangan talaga, yung talagang mula sa puso ka magsulat na... ganun naman yun eh, pag nagsulat ka mula sa puso, dama mo yung sinusulat mo, yung bawat character. So lines will just, you know, flow out of your brains. You did mention kanina na very close ang collaboration ninyo with the screenwriter. No? Paano kung nagkakaroon ng conflict, like for example, nais ng director or nais ng screenwriter na baguhin ang story ninyo or baguhin ang isang character? Nagkakaroon ba ng ganyang mga sitwasyon? Yes, of course. There are some frustrations talaga. Like, unang-una, kasi yan eh, aminado naman kasi tayo dyan na movies, TV, hindi yan ang medium ng writer. It's the print. Kami ang reyna at hari sa print kasi you just deal with your editor. Yun lang. Pero with dito parang nung una andun yung frustrations ko syempre, like the very first na sinasamba kita kasi unang-una tumakbo yung sinasamba kita more or less sa comics 3 years yata. So you have just have to compact it in two hours. So ang dami talagang mawawala. Halos soul na lang ng kwento mo ang nandun. So yun ang first frustration mo dahil ang daming mawala. And then kung mayroon pa silang babaling kwento because like ang isang artista ay ayoko nang ganyan, ayoko maging masyadong kontrabida, ayoko nang ganun. So siguro sa usapan lang namin noong writers and then kasi okay lang kasi si Mina kasi the good thing with Mina Del Rosario before is that comics fan talaga siya. Kaya as much as possible gusto niya talaga very honest doon sa kwento ng comics. So ang frustrations ko mainly because ibang medium yan eh, inilipat doon eh. So mayroon talagang mayroon talagang mga mawawala. So tanggap ko naman yon. It's just a matter of adjusting to kaysa hindi mapelikula at hindi mapanood at yung kwento mo ay hindi makatikim ng ng pelikula. So you just have to compromise. Basta naman yung parang very fair naman, tanggap naman. Pag ginawa namang teleserye ang inyong nobela, baliktad naman minsan ang nangyayari, no? Yes. Kailangan pahabain. Pahabain, oo. So, paano nyo nagagawa yun? Nung una din, it's just a matter of conditioning yourself. Parang iku-condition mo na, okay, sa teleserye ito, sa magdagdag ng mga characters, pahabain pa, hindi diretso sa ganoon dahil kailangan mo nang iliko para ganun-ganun. So, hindi ako masyadong namamroblema dyan kasi ako naman kasi yung tao, no, very realistic. O ayoko lang na parang, ba't mo pa binili? Eh, hindi ka naman pala naniniwala sa kwentong yan. Di ba? Mga ganon. Babaguhin mo rin naman pala yung soul ng kwento. Eh, ba't mo pa binili? Ganon. So, konti lang naman naging problema ko kasi I'm also a very realistic person naman. Okay. So, nagsusulat din kayo ng romance novels in Filipino. In fact, meron kayong mahigit na 400 nobelang nailathala. So, paano nagsimula ang ideya ng pagsusulat ng romance novels sa Tagalog? Ito ba'y nadala ng mga... Mills and Boone. Yes, Mills and Boone, yung Harlequin, yung mga ganong mga nobela. Kasi yung publication ko, na yung talagang doon ako kumbaga lumaki, nagka-novela and all, Atlas Publications, siyempre, they had to come up with something new, something familiar. So yung nga, sabi nila, why not pocketbook na Tagalog-English? More on Tagalog. Parang ganon. So, isa ako doon sa mga unang 4 writers na, okay, gawa kayo ng libro. Parang, ganyan nga, Mills and Boone na ganyan. And sabi ko, kasi sanay ako sa comics, puro dialogues. And that is already, etong pocketbooks na to, ibang klase din siya kahit print siya. Because hindi naman siya nabubuhay sa dialogues lang. Mayroon din siya ngayon, parang prose writing siya eh. So, nahirapan ako, but you know, pag if you're young and chine-challenge ka, yun din ang character ko eh.
I can do this. Parang ganon. So nung una ko, alam ko, una kong libro more on dialogues, hindi siya kahit na, kahit na ano siya, libro siya, mas maraming dialogues kasi hindi ka ako prose writer eh. And then eventually, yun lang kasi pag-aralan mo, and because you're a writer and writing is a universal thing, pwede kang mag-change venues, ganon. So, nakukuha mo rin naman yun. And then, hanggang sa, oh, ito na pala ako. I love writing books. Yeah. So, mga nakaano na, mga nakailan na, dami-dami ng kontrata, mga ganun. So, wala ding naging problema sa akin. I believe, kung sino man yung gustong magsulat, hanggang sa edad kong to, di ba? Ano na yun? Comics, libro. Ngayon, TV, malay mo, magkakapelikula din ako. Bago ako, ano, magpahinga talaga. Ano, it's really, ano, it's very, ah, hindi ka pwedeng sabihin mong hanggang dito lang ako. Hindi pala pwede yun. If you're a writer, you can write anything. So now, after 40, more than 40 years of experience and writing, saan, anong medium yung pinaka-komportable kayo? Siyempre, I would say na, ano, it's still print, no? I love it. Kasi ngayon nga, namimiss kong maglibro. Kasi the last time naglibro ako, published ng Atlas, 2 years ago yata, it's a thick book. Ganun, so parang gusto ko pang maglibro habang nagtiteleserye ako. Parang ngayon parang gusto ko na naman na, you know, bumalik sa dati kong gusto and then while doing teleserye, kasi it's another challenge. Ang paggawa kasi ng teleserye, very, very challenging. Even it comes to deadline. Kasi talagang hindi naghahabol ka ng oras doon. Speaking of deadlines, what can you describe your work day, your typical work day? Nagigising ba kayo ng maaga? Maraming mga writers nagluluto o kaya naglilinis ng bahay habang nag-iisip. Ganun din po ba? If you're a mom, multitasking tayo, di ba? Hindi naman, kahit na may yaya dyan, ay, vitamins. Tapos nagtatype. Okay, sakit naman ng ano ng likod ko. Ah, teka muna. Sakit ng likod mo. Ah, teka, magmamap muna pala ako. Yung mga ganon, di ba? Multitasking din ako natuto talaga. Tsaka, tsaka ano kasi eh, pero alam mo, writing is a very lonely job. Pagka yung gusto mo na, kailangan matapos ko ito ng, may deadline ako ng pocketbook na ito. Kailangan matapos ko ito in 3 days. And it's just your, dati typewriter and then computer. It's just you and your computer. So, iniwini-welcome mo yung pag ang anak mo yung nandyan. Mami, mga ganun. So, parang ganun. Kasi kung wala pa yon, ang hirap. Malungkot kaya talaga siya pag ano ka, nagsusulat ka. It's not like yung ano, nandyan ka sa office, no? Ganun. Pero yung writer talaga, ikaw lang, gagawin mo yun eh. Kailangan tapusin mo yun eh. Lalo na kung may kontrata. Pero hindi ba kayo na-distract sa Facebook, sa Twitter? Oh, I love Facebook. No, because sa edad kong to, parang gusto mo na to be in the world which is current, di ba? Ayaw mo maiwan ka eh, di ba? At saka Facebook, ang dami mo mapulot dyan. Ang dami yung mga nakapost dyan. From true stories, sa mga totoo nilang naramdaman na, di ba? Marami naman dyan mga emotional sa Facebook, masasabihin ka na, may mga pupulot ka rin dyan. At mayroon din dyan na mga, talagang mga hinugot sa kung saan-saan libro. You don't have to buy books. You can just read everything in Facebook. Yes. So, magagamit mo yun, di ba? So sa ngayon, isa din kayong brainstormer sa isang napakalaking television network. Ano ba ang trabaho ng isang brainstormer? Maganda trabaho ng brainstormer kasi, in fact, yun nga lang sanang gusto kong gawin eh. Kaya nga lang kailangan na, magsulat na rin ako eh. Dahil nga unit-unit na kami. Ang brainstormer kasi, you have to, parang pukul ka lang ng pukul mga ideas. Then, pagka may pinupukul na ideas ang creative team. Ang creative team consists of head writers, brainstormers, ganun. Paminsan-minsan, sumasali yung director. So, pag may pinupukul na ideas,
siyempre, maisip mo na, ite ka, parang ano, illogical yan, parang ganito. So, you have to speak out. Dapat dito, wala, ano, kung pagka nag-brainstorming kami, away-away mo na yan. Mm-hmm. Walang bati-bati. Talagang hindi pwede walang dyan, personalan. Walang personalan, oo. Kaya pagka magbato ka dyan ng idea, mm-hmm. o pag may masilip na, ay, hindi pwede yan, ganito. Pag magbato din ako ng idea at may masilip sila, eh, huwag ka rin pikon. Mm-hmm. During sa creative team, dapat wala kang pride. Mm-hmm. Kasi hindi kayo makabuo ng maganda mm-hmm. kung mapipikon ka. And mm-hmm. mapipikon ka pag ma-pride ka. Mm-hmm. So that's mm-hmm. very that's good. Mm-hmm. Mm-hmm. So nabibigay din po kayo ng writer's workshops? Supposedly nga, nakailan last year, the next other year pa. Mm-hmm. Laging andun yung plano. Kaya mm-hmm. nga lang kasi, like ngayon, dapat matuloy yun. Mm-hmm. Kaya lang kasi, nagsusulat na ako, naghabol ako ng dalawang sunod-sunod na script. Mm-hmm. So, hindi na natuloy. Dahil unfair naman sa mga estudyante kung hindi ako magsimula. Mm-hmm. The same date na nagsisimula talaga yung workshop. Hopefully, next year. Mm-hmm. Kasi payback time yun eh. What I do is like this. Mm-hmm. Yung ganito, pag nai-invite ako, I'm happy. Kahit dapat nagpapahinga na ako sa edad ko, but I'm happy because tingin ko dito payback eh. Because you have to tell your own story na baka makapulot sila ng mga gustong magsulat. So, mm-hmm. ganun, kinukuha ko ng, like speaker. Mm-hmm. I don't say no. Mm-hmm. I say yes kahit na ipipilit ko sa aking sked. Mm-hmm. Because for me, that is payback mm-hmm. Thing. Mm-hmm. Okay. And your writing process, kasi may mga writers na nagsusulat, halimbawa, from beginning up to the end, mm-hmm. in chronological order. Mm-hmm. Meron namang mga writers na nag-uumpisa sa isang character analysis, character mm-hmm. outline, tapos nagsiskip-skip ng mga chapters. Mm-hmm. Ano po kayo? Beginning? Sometimes writers nga, sometimes... Mm-hmm. Yung writing process nila, parang yung reading process. Uh-huh. Di ba may mga readers na nagsiskip to the uh-huh. end, o kaya pumunta sa gitna, uh-huh. gano'n. Uh-huh. As a writer, I'm a linear writer. Kasi okay. I'm very conscious and particular with my readers na gusto ko maintindihan nila kaagad. So, ang process ng mararamdaman nila, mm. reactions nila, mm. Madali, simple. Mm. So, I'm a very linear writer, pero mm-hmm. as a reader, mm. May magapraning akong reader kasi, madali akong, parang pag-writer ka kasi, di ba, parang lahat nasulat mo na, nabasa mo na, so, mm. O pupunta na ako sa gitna, ganun basa ko na to. Ay, ending na lang. Minsan, ending muna. Ganun na ako magbasa. Pero as a writer, I don't want to challenge my readers. Kasi more or less naman kasi, ang kind of writings ko naman talaga is emotional. Mm-hmm. O emotion. So, mm-hmm. ang emotions kasi, sa totoo lang, pagka hindi ka linear, mm-hmm. mababawasan ng flow of emotions eh. Yeah. Mm-hmm. 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 Meron ding readers and writers na gusto mag-uumpisa ng isang libro, tatapusin muna yon bago mag-uumpisa ng next book, no? Kaya ba ninyong magsulat ng magsulat kahit sabay-sabay na storya? Comics is like that. Uh-huh. Yes, okay. Because ang comics, so you don't finish a work first before move on to the next? Books are like that. Yung finish mo kaagad. Mm. But ang comics kasi, like ilang comics yan. Then mm-hmm. every comics, I have a novel. Mm. So there was a time na sa, na siguro mga 50 novels ako mm-hmm. Sa weekly. Kasi iba-ibang comics yun. Mm. So yung nangyayari dyan, ang issue na lalabas next week, ito yung sinusulat ko sa isa. Mm. So 15 different novels ang ang sinusulat ko. So that's why siguro there is this skill. Kasi writing also is not just passion, it's not just talent, it's also a skill. It becomes a skill kung matagal ka nang nagsusulat. Mm. So, siguro, yung naranasan ko sa comics, talagang nadadala ko dito, it becomes my power because sana pwede akong sabay-sabay magsulat, pwede akong mabilis na magsulat din because mm-hmm. may deadline. So, ganun. Ang comics is like that. Mm. It's just pocketbook lang yung tutugin mo yung talaga na tuloy-tuloy. Mm-hmm. And then, of course, mas kilala kayo sa drama at saka sa romansa. Nasubukan na ba ninyong magsulat ng action o kaya horror? Horror, yes. But siguro, just a few. Mm-hmm. Action naman, ayoko nga ng boxing.
It's not my cup of tea. Uh-huh. So, ganun talaga. Siguro horror, ganun. Mm-hmm. Mga comedy, mm-hmm. light comedy, I like it. Mm-hmm. Yung, di ba yung mga rom-com? Mm-hmm. Di ba ganun? Yung romantic and then may pagka-comic ng konti. Pocket books kasi is ganun ang kilig eh. Ganun ang dating nun eh sa mga mm-hmm. viewers. So, I'm an expert to that. Mm-hmm. Pero yung action, ay kay Kuya Carlo Kaparas na lang yan. So, ano yung may papayo ninyo sa mga aspiring novelists o kay mga aspiring teleserye or screenwriters ng pelikula? Ano yung mas papayo ninyo sa mga nakikinig ngayon na nais pumasok? Alam mo kasi ngayon, di ba, yung andami nila, mga bata pa, ang galing mm-hmm. nila. Saka ngayon, may Wattpad ba yan? Mm-hmm. Yung na libre na lang, nababasa sila. Mm-hmm. Just keep on writing. Sa umpisa muna talaga kasi, keep on writing, keep on learning, mm-hmm. and then kung mayroong venue na pwedeng maipasok yung trabaho nyo, mm-hmm. do it. Mga seminars, makakatulong. Read. Listen. Mm-hmm. Yun lang yun eh. Mm-hmm. Kasi dapat ang ano mo ay parang cotton eh. Na yung mm-hmm. lahat na papasok, ma-absorb mo lahat. Kasi huhugutin mo yan lahat. Hanggang doon sa pagtanda mo kung writer ka pa, lahat na yan. Mm-hmm. Mapapakinabangan mo. Mm-hmm. Mm-hmm. Maraming salamat, Miss Hilda, sa pagbisita ninyo dito sa amin, sa Art2art. Maraming salamat din, Lisa. Nice meeting you. I'm your fan. Oh, maraming salamat. Maraming salamat sa mga love stories na napasaya ang Pilipino mm-hmm. at syempre nakilig kaming lahat. Mm-hmm. At mahal naman natin ang masa. Mm-hmm. Di ba? Ikaw nga eh. You reach out to them. So mahal natin sila. So we just keep on doing what we mm-hmm. want to do for yes. them. Yes. And we will wait for your next projects. Oh, yeah. And next stories. Mm-hmm. Kasi hindi kayo mawawalan ng stories to tell. Maraming salamat. Yes. Thank mm-hmm. you. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art2art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuja, nagpupugay sa Artistang Pilipino.